sir. Basta lang. A reading from the second letter of Paul to the Thessalonians. On the question of the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we beg you, brothers, not to be so easily agitated or terrified, whether by an oracular utterance or a rumor or a letter alleged to be ours, into believing that the day of the Lord is here. Let no one seduce you, no matter how. God called you through our preaching of the good news, so that you might achieve the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brothers, stand firm. Hold fast to the traditions you received from us, either by our word or by letter. May our Lord Jesus Christ Himself, may God our Father who loves us, and in His mercy give us eternal consolation and hope. Console your hearts and strengthen them
for every word and work. The word of the Lord. The Lord comes to judge the earth. The Lord comes to judge the earth. Say among the nations, the Lord is King. He has made the world fear not to be moved. He governs the peoples with let the heavens be glad and the earth rejoice. Let the sea and what fills it resound. Let the plains be joyful and all that is in them. Then shall the trees of the forest exult. The Lord comes to before the Lord, for He comes, for He comes to rule the earth. He shall rule the world with justice, and the peoples with peace, constancy. The Lord comes to judge the earth. The Lord be with you. The Holy Gospel according to Matthew. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you frauds! You pay tithes on mint and herbs, and seize while neglecting the weightier matter of the law, justice and mercy and good faith. It is these we should have practiced without neglecting the others. Blind guides, you strain out the gnat and swallow the king, the camel. Woe to you, scribes and Pharisees, you frauds, you cleanse the outside of cup and thieves, and leave the inside filled with gloom and lust. But blind Pharisees, first cleanse the inside of the cup so that its outside may be clean." The Gospel of the Lord. Justice and mercy and good faith. Ito yung awa na ipinaayaw ni Jesus sa mga iskriba at mga pariseo na makita po natin na tumutugon sa mga batas ng mga Hudyo. Kailangan may mga bagay na nakalimutan sila na dapat din nilang bigyan ng pagsasakupan at ipinagin ng umikapan. Justice, mercy, and good faith. Bahagi mo na kumisang mahirap mo kasi i-balance yung pakipag-ugnayan sa Diyos at ang pakipag-ugnayan sa tao.
parehong mahalaga na dapat nabigyan ng pansin. Kaya po, minsan, yung mga tanong na nalilinap. Kaya po, si Jesus din nakiyak. Well, yun po, tinatawag natin tithing. Alam naman po natin na yung tithing ay bahagi na ipinamamanig katulad po na maraming kasing tithing yung po mga Hudyo. No? Mayroon din silang tithes sa kanilang mga produce. Mayroon silang tawagin na po natin ang yung po tawagin natin ay tithing yung po ay tawagin natin ngayon ay BIR. Pero ito ay binibigay para po sa Diyos. Yung pagtugon ng mga Hudyo. At yung ibinigay po na halimbawa dito ay yung mga produce nila sa halaman na kanilang inani na kinakailangan din nilang bigyan na pagtugon. Ito po sa Tagalog version ay medyo may pagpapaliwanag. Nakalimutan nila yung magbibigay nilang kami ng tayo. Kahit na hindi kami magbibigay sa aking mga magulang. Ay, yun ang kaya sinabi ni Jesus. Hindi nila naunawaan yung salita na dapat nabigyan pa ni sila nung pananampalataya. Justice, mercy, and good faith. At makita po natin na yung panawagan ng panyayan ng buong megapalo ay pangkalahatan. Bahagi po ng kanyang pagtawag sa atin ay isang pagtawag na makita po natin na sa isang aspeto na ito ay hihigit na tumudugod sa maraming elemento ng pag-ilus ng tao. At yun yung panayang ibinigay, justice, mercy, and good faith. At yung kitang-kita po ito sa pagkahayo o paglibawa na lamang ng latest na insectical ng simbahan na ipinakita niya sa pamagitan po ng Santo Papa Francisco. Yung latest insectical na tinayalin, yung Laudato Si. Praise be to you, Lord. Na akala ng iba ay para lamang sa environment. Hindi, no? Hindi lamang sa environment. Hindi lamang sa nature. Kasama dito yung may hirap. So, bagay, sabi nga, ang unang biktima ng paglabastangan sa kalikasan ay walang iba kundi may hirap. May social effect. At awa, makita po namin yung ating pananampalataya, makita rin po natin na ito yung bahagi ng pagtugon, utusin po yung panyay na pahayag ng pumagkapal, ay 2,000 taon na nakalipas. Pero ang nangay, umisa may mga tao pa rin na hindi nakakalimutan yung na meron din tayong hamon sa social transformation. Kasi makakala ng iba, yung pananampalataya is so individualized. Ito yung pagpunayan mo sa Diyos. Kinakailangan din yung ating pananampalataya ay tumutugon for social transformation. O itong pananampalataya nito, ano yung dapat na makita natin ng pagkilos na ginagawa natin? Kasi yung pamisan, ay kapag ginawa natin yung ilang mga bagay tungkol sa pagkikul, ito sabihin niya, gawain ng gobyerno yan, hindi gawain ng simbahan yan. Hindi ho. Bahagi pa rin ng pagkilos ng simbahan. Na nawa ko ay matutunan natin hindi lang po tayo sa loob ng simbahan.
Kinakailangan makita natin yung epekto ng ating pananampalataya sa loob ng ating pamilya at sa lingkungan ng ating ginagalawan. Kaya, ito yung patuloy na ako. Kahit ako sa ating programa, kinamit yung programa natin. Kalimitan ng programs natin ay liturgical. Yung social programs natin, mayroon tuwing kailan? Pagpasko. Pagpiesta. Yung kung tawagin mo natin na sumasalamin sa social concern, yun, kalimitan. Pero yung ating kalimitan na nakita ang programa yun, interdikal. Tama rin mo yun. Pero dapat, sabi nga natin, manunood. Manunood sa buto, dapat ay hindi lamang sa loob ng simbahan. It should penetrate the society. Kaya kinakailangan din natin ng mga ilang mga partidos. Kaya nga po, pagkaman ito, hirap lang naramdam natin. Malibawa na lang sa mga programa natin na mga nakalipas. Pero nakatutulong din ako. Pero may mga bahagi yung na dapat din natin pagpatuloy. Na sana po makapag-create tayo ng mga programa na pangmakalala. Yung pong ating feeding program ay nakaraos tayo. Kailan po yun ay seasonal. Hindi po ito talagang araw-araw. Yung pong kumisan yung pagkukumaw natin ng para doon sa mga may cancer, nahirapan tayo. Kasi parang orientation ay NGO. Pero yun, bahagi yun ang ating pananampalataya. Bakit? Isang martir, inaamalaga sa mga musakit. Ang sana programa natin na naamalaga tayo sa mga musakit. Ay, Father, mayroon naman tuwing kailan, twice a year, yung pong ating kututusin po ay yung ating medical mission. Pero kung doon siya, yun ay ano, yun ay pinapasilitin pa natin. Pinapasilitin din na natin. Programa pa rin natin. May iba na wala. So, pero dapat makita natin, tumatagos ba yung ating pananampalataya sa lipunan na ating ginagalawan? Paano? Pinakilang natin. Kumilos. Kaya ipagdasal natin, ipagdasal natin, pagdasal natin sa harapan ng buong nagapal. Kaya po, bahagi din po ng pananalig na ipinahayag, katulad din po ng Santa Rosa ng Lima, na patuloy na nalangin. So, si Santa Rosa rin po ay kababayan rin po ni San Martin de Porres, taga Peru, ay patuloy na nalangin lalo-lalo na po sa pagkilos upang makita nga po natin yung kaganapan ng ating pananampalataya. So, hindi lang po yung mga iskripa o mga pariseo ang patungkol yung sinasabi ni Jesus na mga bulag na trabahong nag-aakal. Hindi lang po yung mga iskripa o mga pariseo ang sinasabi ni Jesus na mapagpaibabaw. Hypocrites. Well, siguro po ay, siguro sa hindi naman natin hypocrite, pero yung sabi nila, eh, siguro po ay kinakailangan natin na magdagdag ng effort. Magdagdag ng effort. Kasi
Kung ating pagkilos ay tumatalos lamang sa loob ng simbahan, ay maliwanag ko na atin na baka tama yung sabi ni Jesus. Ipukulit. Kasi kita po natin, yung po ginagawa ng mga Hudyo na nagbibigay ng kapon, hindi naman masama yun. Hindi naman gumagawa ng masama yung mga Hudyo. They give tithes. Kaya pero ano ang akin nila? Nakalimutan nila yun eh. Justice, mercy, and good faith. Kahit na yung tinatawag po natin ngayon, nakalimit ang binabanggit, yung active participation, at saka yung tinatawag din po na yung hindi dapat tayo reactionary. Ano yun? Kapag may problema lamang, saka lamang tayo kikilos. Dapat may mga nakapalagkas tayo ng mga programa na kung sakaling dumating man yung program, problema, ay kahit o paano ay may handa tayo. So kaya di po, ano, medyo naglayo lang po yung ating mga yung buong ating risk reduction, yung paghahanda natin sa kung dumating man yung mga bagyo, mga emergency. Pero sa ating pag ay mapagkilos na ito. Bagaman yung LGU natin ay nandiyan nakaalinsabay o, kaya lang dapat din o, yung simbahan ay may mga pagkilos na nawa ko ay makita natin na rin ha, kahit paano ay mayroong nangangalaga sa atin. On the local level. Kasi masyadong malayo sa atin ang bayan. Pero ito yung hangon na ipinapamanin ko sa atin ng buong may kapag. Na tayo ay hinahangon na nawa ay tumagos. Hindi lang po sa larangan ng pananampalataya, maging sa pagkagunayan natin sa ating lipunang ginagalawa, yung epekto ng ating pananampalataya, na masabi natin na ito yung pananampalataya na nagbibigay ng pagliligtas ng Diyos. Tinutulungan tayo, pamamaraan ng buhay, na makita natin sa labas at loob, yun ang sabi ni Jesus, sa labas at loob, hindi lamang sa labas, hindi lamang sa loob, kinakailangan pareho. Katulad ng tasa na malinis ang labas at ang loob. At ito yung itilangin natin sa harapan ng Pome kapag kasi ito yung makita po natin na kinakailangan pagbigyan natin ng pagtugod na hindi lang po sana sa larangan ng pagsamba o liturhiya o ritual yung ating pananampalataya. Makita mo nawa na ito'y kumikilos din lalong-lalong na sa pangalaga ng bawat isa sa panmanig ni pinahay ng buong kapal, katarungan, awa, at mabuting pananampalataya.
pray, brethren, the Lord's sacrifice shall be acceptable to God, the Almighty Father. As we proclaim your wonder, your wonders, O Lord, and in the worthy blessed cross, we humbly implore your majesty that as your merits are pleasing to you, so too our beautiful service may find favor in your sight. Through Christ our Lord, the Lord be with you. Give up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, for in the saints, all consecrated themselves to Christ, for the sake of the kingdom of heaven, it is right to celebrate the wonders of your providence, by which you call human nature back to its original holiness, and bring into experience on this earth the gifts you promise in the new world to come. And so with all the angels and saints, we praise you, as without them, we acclaim. Together with Francis, Benaventura, and all the clergy.
Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all the way of God in your mercy. Welcome them into the light of your face, have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Apostles, and all the saints who please you to our days, we merit to be called to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. That our faith will also penetrate justice, mercy, and good practice of good faith.
Please all kneel for the prayer to Saint Martin. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God encourages us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you will heal on earth, you spend your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen. Renewed by partaking of this divine gift, we pray, O Lord our God, that by the example of the blessed rose bearing in our body the death of Jesus, we may strive to hold fast to you alone. Through Christ our Lord, the Lord be with you. With Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Go with the love and mercy of our God. Thank you.
Sige. Ay, pusang kumlabog eh. Akala ko. Wala akong masaya. Kumilab.